For today's session, tutulungan ko naman kayo sa topic na operation on functions. Okay, so pag sinabi natin operation, ito yung addition natin, subtraction, multiplication, and division ng ating functions. Two or more functions. Okay? Let's say we have function f and function g. So may dalawang tao kung function na. Paano kaya yung addition nito? So kapag nag-a-add tayo ng dalawang function, let's say f and g, we have this notation f plus g of x. Na kung saan ipagpa-plus natin yung function ng f at saka yung function na g. Okay? For subtraction naman, f minus g of x. Yan ang notation po natin. Na kung saan, ang ibig sabihin na, pag ma-minus lang natin yung f of x at g of x. Okay po? For multiplication naman, ang notation natin is, ganyan, f times g of x. Na kung saan, ang f of x natin ay imumultiply natin sa g of x. Okay? Or vice versa. For division naman, ang notation natin is f over g or divided by g of x. So, ibig sabihin, ipagde-divide po natin ang f of x at ang g of x. Okay? So, let's have an example. Nasa page 5 po natin sa module 3. So, given the function f of x is equal to x plus 5, g of x is equal to 2x minus 1, and h of x is equal to 2x squared plus 9x minus 5. So, let's determine the following function. So, may a, b, c, d, e, f, g, h tayo dyan na example. Siyempre, unahin natin ang letter A, which is f plus g of x. So, ibig sabihin lang po nun, ipagpa-plus lang natin yung function f at yung function g natin. Okay? Yung f of x natin is x plus 5. X plus 5, yan ang ating f of x. Then, i-add po natin siya sa g of x, which is 2x minus 5. Okay? So, pwede naman na natin siyang idiretso, since addition naman siya. X plus 5 plus 2x minus 1. Then, combine like terms. Ito, parehas silang term at itong parehas na constant. Okay? So, x plus 2x is 3x. And 5 minus 1 is 4. Okay? So, ito na po yung ating f plus g of x. Yan nakasimple. Next naman tayo, letter B. F minus g of x. So, meaning, ipag ma-minus lang natin yung ating f of x at saka yung g of x. So, tandaan natin ang f of x natin is x plus 5. So, equals na natin dyan. X plus 5 minus yung ating g of x, 2x minus 1. Okay? So, kung pag ipagsasama-sama natin yan, that is x plus 5. Since ang ma-minus dito, i-distribute natin siya sa 2x minus 1. So, that negative times 2x, that is negative 2x. Negative times negative 1, that is positive 1. Okay? Then, combine like terms. X minus 2x, that is negative x. And 5 plus 1 is 6. So, ito na po yung new function na. Okay, letter C naman tayo. So, f times g of x. So, ano ibig sabihin niya? Ipagta-times lang po natin ang f of x at ang g of x natin. Okay? So, ang f of x natin ay x plus 5. At ang g of x natin is 2x minus 1. So, paano nga ba ipag-multiply yan? So, using FOIL method, unahin muna natin yung ating first term. So, x times 2x. That is 2x squared. Then, outside, x times negative 1. That is negative. Then yung nasa loob naman, 5 times 2x. That is positive 10x. And yung sa pinaka-last term natin, 5 times negative 1, that is negative 5. Okay? Then combine like terms, syempre ito lang naman ang magkaparehas na term. And ito ay wala namang kaparehas. So just copy 2x squared, then negative x plus 10x. So that is positive 9x. Then minus. So, this is the new function. Letter D. So, ito division naman. H over G of X. So, ibig sabihin, H of X divided by G of X. So, ganun lang. Ang H of X natin ay
x squared plus 9x minus 5. So divide natin by g of x. So ang g of x natin ay 2x minus 1. So paano nga ba natin ipag-divide ito? So pinakamadaling natin ginagawa before ay sina-factor muna natin lahat ng nasa numerator and the denominator. Tapos, nagda-divide na lang tayo. Cancel, cancel. Then, lahat na matira. Yun na ang ating sagot. Okay? Maalala nyo ba yun? So, itry natin i-factor itong numerator natin. And of course, itong nasa denominator, yan na yung simplest form. So, wala nang factor yan. Pero ito ay pwede natin siyang i-factor. So, by trial and error na lang. So, ano nga ba ang factor ng 2x squared? And of course, that is 2x and x. Tama? Then, ano nga ba ang factor nitong 5? Negative 5. Siyempre, since may negative 1 naman dyan, gamitin na natin yun. That is negative 1. And of course, that is positive 5. Tama? See, 5 times negative 1, that is negative 5. Okay? Try natin by full method. 2x times x, that is 2x squared. 2x times 5, that is 10x. Okay? Negative 1 times x, that is negative x. And 10x minus x, that is positive 9x. Okay? Tama lang. Then, of course, yung pinaka last term, negative 1 times 5, that is negative 5. So, this is the factor of 2x squared plus 9x minus 5. Then, over 2x minus 1. Okay, so pwede natin i-divide to. That is already equal to 1. So, ang answer na lang natin ay x plus 5. So, yan na yung sagot. Ayan na lang po yung natira. Letter E. So, we have f plus g of 3. So, ano kaya yung ibig sabihin nito? So, yung ibig sabihin lang naman yan, ipag-plus natin ang f of 3 natin at ang g of 3. So, ano nga ba ang f of 3? So, ang f of 3 natin ay, of course, x plus 5. Substitute lang natin itong 3 sa x. That is 3 plus 5. So, that is equal to 8. Okay? Paano naman ng g of 3? So, ang g of 3 natin is equal to 2x minus 1. So, substitute lang natin. 2 times 3 minus 1. That is 2 times 3, 6 minus 1, 5. Okay? So, ibig sabihin, ang f of 3 natin is 8. Ang f of g 3. Ang f of 3 natin is 8. Ang g of 3 natin is 5. So, ipagpa-plus lang natin. So, ang sagot po ay 13. Ganun lang, kasimple. Okay? Pero meron pa tayong alternative solution dyan para hindi dalawa madaming solution. So, kung matatandaan ninyo, ang pag nag-evaluate tayo, ang x natin ay 3. Ang x ng ating function ay 3. At kung matatandaan nyo yung kanina sa letter A natin, ang f plus g of x natin, f plus g of x natin ay 3x plus 4. Tama? So, isa-substitute lang natin yung 3 dito sa x ng ating function, which is 3 times 3 plus 4. And simplify, 3 times 3 is 9 plus 4, that is 13. So, same lang po. So, mas madali ito basta na-compute mo na yung f plus g of x na. Okay? Okay, so letter F naman, f minus g of 3. So, again, that is f of 3 minus g of 3. So, kanina, ang f of 3 natin, kung maaalala ninyo, sa letter E, ang f of 3 natin is 8 at ang g of 3 natin is 5. So, ipag-minus lang natin. So, ang f minus g of 3 natin ay okay, so ganun lang kasimple. Or pwede rin nga yung alternate solution natin na ang f minus g of x natin sa letter B is negative x plus 6. Tama? So isa-substitute lang natin yung 3 sa x natin, that is negative 3 plus 6. And negative 3 plus 6 is 3. Okay? Same lang. Next. Letter G naman tayo. F times g of 3 pala. 3. Yan. So, again, f of 3 times g of 3 lang yan. So, yung f of 3 natin, na nakompute na natin kanina, ay 8. Tapos, imumultiply lang natin siya sa g of 3, which is 5. Tama?
times lang natin, 8 times 5 is 40. Ganun lang. Or yung alternative solution natin, which is f times g of x. So letter C, na-compute na natin tong f times g of x, which is 2x squared plus 9x minus 5. Yeah. So, substitute lang natin ang value ng x, which is 3, sa lahat ng x ng ating function. That is 2, 3 squared, plus 9 times 3, minus 5. So, yung x dito, napalitan na ng 3, and yung x dito, napalitan na ng 3. Okay? So, perform the operation. Again, mauna ang exponent. 3 squared ay 9. Okay? So, 2 times 9 ay 18. And 9 times 3 ay 27. Then, minus 5. So, 18 plus 27, that is 45. So, minus 5, that is 40. Okay? So, ito ang ating f times g of 3. Same lang. Letter H, yung pinakalas naman, we have h over g of 3. Again, that is h of 3 divided by g of 3. So, ano nga bang h of 3 natin? Wala pa naman tayong na-compute na ganun. So, ano nga bang h of x ulit natin? That is 2x squared plus 9x minus 5. So, ang h of 3 natin, isa-substitute lang yung 3 sa lahat ng x. We have, yung same pa rin, minus 5. Ay, this is 3. And again, 2 times 9 is 18, and 9 times 3 is 27, minus 5, and 18 plus 27 is 45, minus 5 is 40. So, ang h of 3 natin ay 40. So, compute na natin. So, h of 3 natin ay 40, ang g of 3 naman natin ay 5, diba? So, 40 divided by 5 is 8. So, ang f of g, f over g of 3 natin is 8. Okay? So, ganun lang simple. Or pwede rin naman na idiretso na natin sa f over g of x natin. Evaluate na natin siya into x. Na-compute naman na natin siya sa letter D. So, that is h over g of x is equal to x plus 5. So, substitute lang natin x over g of 3. That is 3 plus 5. Substitute lang yung 3 sa x. And 3 plus 5 is 8. Same lang. So, kayong bahala kung ano yung gusto nyong gamitin na solution. As long as you derive with the correct answer. Okay? So, tingnan natin yung diagram sa page 8 sa module 4, 3. So, kung makikita nyo dito, zoom natin. So, yung machine natin ay x plus 5. So, kung ang input natin is 3, that will give you the output 8. Kasi 3 plus 5 is 8. So, ganun din dito. Ang g of x natin is 2x. Minus 1. So, kapag ang input natin ay x, ang magiging output natin is 5. X. Ang input natin ay 3, ang magiging output natin is 5. So, 2 times 3 is 6, minus 1 is 5. So, ganoon lang siya. Tapos, ang f plus g of x natin is 3x plus 4. So, kung ang input natin ay 3, so 3 times 3, that is 9 plus 4, that is 13. So, yung magiging output natin is 13. Okay? And so, subtraction din, ganun. Ang f of x natin is x plus 5. So, again, that is 8. Ang g of x natin is 2x minus 1. Again, that is 5. So, nung kinompute natin, ang f minus g of x natin is negative x plus 6. So, kung ganun lang din, ang input natin is 3. So, negative 3 plus 6, that is 3. Okay? Or pwede rin yung f of 3, yung mga outputs natin, 8 minus 5, that is 3. Okay? Next, multiplication. Again, x plus 5 is f of 3 natin is 8, ang g of 3 natin is 5. And again, ang f times g of x natin is 2. 2x squared plus 9x minus 5. So, kung ang input natin ang 3, 2 times 9, that is 18, plus 9 times 3, that is 27, minus 5, that is 40. So, yung f times g of 3 natin ay 40. Kung ipagka-times na lang natin, 8 times 5 is 40. Okay? Then, yung sa division, yung h of x natin at saka g of x, again, ang h of 3 natin is 40, ang g of 3 natin is 5. At ang f over g of x natin is x plus 5. So, kung input natin ang 3, 3 plus 5 is 8. Okay, so yung f over g of 3 natin is 8. Okay, so yun nga, kung i-divide lang natin,
4e divided by 5, that is e. Okay, so ganun lang siya, kasimple.